Sa pinakahilaga ng Pilipinas, makikita ang isang isla na hindi napupuntahan ng marami. Isla na parabang alamat. Dahil ang mga pinalad makatapak, hindi makapaniwala sa nakita. Isang alamat kung saan ang gabay ay ang tatlong bituin sa langit. Hindi siya makadikit eh. Hindi siya makadikit po. Masyadong malaki yung alon. Hindi madaling makita ang isang alamat. Pero ito ang susubukan ng mga pasahero ng BRP Davao del Sur, ang isa sa mga pinakamalaking barko ng Philippine Navy. Sa loob ng ilang araw, ito muna ang magiging tahanan ng mga miyembro ng media na naimbitahang sumama sa mga militar. Ang misyon, marating ang isla ng Mavulis, ang pinakadulong isla sa hilagang bahagi ng Pilipinas, na iilan pa lang ang nakararating at nakatatapak. Ang Mavulis, na may international name na Yummy Island, ay matatagpuan sa probinsya ng Batanes. Mas malapit ito sa Taiwan na may 80 kilometro na lang ang layo kumpara sa tuktok ng Luzon, ang pinakamalaking isla sa kapuluan. Ang pagpunta ng isa sa mga pinakamahalagang barko ng Navy sa Mavulis ay pagpapamalas rin ng puwersa sa panahon kung kailan binabatikos ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sarili nitong bakuran. Ang karagatan sa hilagang bahagi ng Pilipinas ay hindi pinag-aagawan. Pero di dahil tahimik, ay payapa na. Hitik ang bahaging ito sa yamang dagat kung saan nagsasapaw ang Exclusive Economic Zones o EEZ ng Taiwan at Pilipinas. Pagsapit ng gabi, huling tumigil ang BRP Davao del Sur para magsakay ng iba pang mga pasahero. Sila ay mga miyembro ng lokal na pamahalaan ng Batanes, mga pulis, at iba pang mga residente na nais makarating ng Mavulis na buong buhay lang nilang naririnig. Isa sa mga sumampa ay ang mangingisdang si Luis Balanoba. Para kay Luis, hindi alamat ang Mavulis, kundi paraiso ng mga mangingisda kung saan naghihintay ang mga alaala niya ng kahapon kasama ang ama. Isang gabing tulog, pagkagising, tanaw na ang destinasyon. Naghihintay na ang isla na sa layo. Madalas hanggang kwento lang ang alam ng mga Pilipino sa kanya. Maraming pangalan na ang itinawag sa isla. Yummy Island para sa mga banyaga, Di Mavulis para sa lokal, Di Hami o ibig sabihin ay Hilaga para sa mga Ivatan. Para kay Luis, katuparan ng pangarap ang makatapak muli rito matapos ang dalawang dekada. Uninhabited o walang nakatira sa isla. Pero dati yun. Ngayon, pugad na ito ng mga sundalo. So yung sinasabi niya, ano po ba itong Mavulis Island dati? Itong Mavulis Island dati is station lang ng mga fisherman natin. Pag naabutan sila ng masamang panahon dyan, dito lang sila nagtatago. So
meron silang mga crops dyan sa taas. Dyan sila nagsusurvive muna hanggang makapwede na naman silang bumiyahe pabalik sa Itbayat. Kabilang si Captain Medi Atolba sa mga tumira sa isla sa nakalipas na mga buwan para itayo ang bagong istrukturang makikita sa Mavulis Island. Para raw ito sa mga mangingisda. Buong buhay ni Luis, nasa dagat siya. At patunay ang kanyang karanasan na paraiso ang islang ito para sa mga mangingisda. Mayaman sa isda ang area ng Mavulis. Kaya't maraming nahihikayat na mangingisda na suungin ang mapanganib na ruta para makarating dito. Ang mga kuwebang sinasabi ni Luis, iba na ang nakatira. Kanya-kanyang kwarto ang mga miyembro ng Marines. Buwan-buwan nag-iikutan ng mga tropa para bantayan ang area. Walang tao sa isla na kailangan manmanan pero nakamasid parati sa dagat. Tinitingnan kung may mga banyagang papasok ng walang pahintulot. Ang nakatoka ngayon sa isla ay mga veterano ng digmaan noong 2017 sa Marawi. Mula sa kabilang dulo ng bansa, ito ang kanilang bagong assignment. Ang tanging komunikasyon sa isla ay ang nag-iisang satellite phone. Kaya kakaiba ang kalaban nila rito. Makikita ito sa kanilang lamesa kung saan nililista ng bawat sundalong ma-assign sa Mavulis ang kanilang pangalan. Kilala man sa iba't ibang pangalan ng isla, para sa mga sundalo, iisa lang ang tawag nila rito. Lonely Island. Nakakabagot niyo. Pero anumang lungkot, titiisin. Lonely Island man, isla pa rin ito ng bayang kanilang sinumpaang protektahan. Welcoming committee sa isla ang pabirong tawag sa mga CAFGU member na tulad ni Obet Nico. Taga rito talaga kayo, sir? Itbayat po. Itbayat? Okay. Madalas kayo dito? Hindi naman masyado. Sila ang sumasalubong sa mga dumarating na bangka. Hindi biro ang mga nakalipas na buwan para kina Obet. Kasama siya sa mga tumira sa isla para tumulong maitayo ang shelter ng mga mangingisda. Tour guide talaga ang trabaho ni Obet sa Itbayat kung saan siya ipinanganak at lumaki. Dito sa Mavulis, lumabas ang pagka-tour guide ni Obet, lalo't kabisado na niya ang pasikot-sikot dito. Bata pa lang narating na niya ang Mavulis dahil sa kanyang ama na mangingisda. Kaya naman sa pagbuo ng shelter, iniisip ni Obet na para ito sa mga mangingisda kasama na ang kanyang ama. Sa pagdating ng mga opisyal ng militar, itinurn over nila ang shelter sa lokal na pamahalaan. Maging ang gobernador ng Batanes, unang beses ding nakarating sa Mavulis. Ang istrukturang itinayo ng mga sundalo ay para na ring isang karatulang babala na no trespassing para sa mga poacher sa area. 2016 nang itirik ng mga militar ang bandila ng Pilipinas sa pinakamataas na bahagi ng isla at isulong ang proyekto para sa shelter. Ngayon, katotohanan na ang pinangarap. Bawat alamat may leksyon. At kung alamat man ang Mavulis, ang gustong ituro nito ay pwede palang gawin ang mga ganitong pagpapakita ng soberanya sa iba pang isla sa kapuluan na inaagaw. Pagkatapos ng mga seremonya, sinamahan kami ni Obet sa tuktok ng isla para makita doon ang bandilang itinirik. Yeah!
Ang Mavulis ay simbolo ng malayang paglalayag sa sariling teritoryo. Para sa bawat Luis, bawat Obet, at bawat Pilipino. Para sa kanila, ang tatlong bituin sa Hilaga. Ang mga tayo nang dahil sa'yo.